5 Financial Lessons from My Infamous Notebooks. Sir Francis Bacon said, "Money is a good servant, but a bad master." Hello everyone, Ro Ancel is here of 1 Million Club. In this video, I will share with you some of the lessons I have wrote in my infamous notebooks. You will learn about, first, the most important financial decision of your life, that is, pay yourself first. Second, Tony Robbins' pain and pleasure approach. Third, lesson from 60 Minutes to Getting Rich by Robert Kiyosaki. Fourth, one of the things rich people do differently every day. And fifth, the true meaning of being wealthy. I'm so excited to share this with you and I hope you apply what you will learn from this video. First, Tony Robbins said, "You either master money or on some level, money masters you." Tony Robbins said that most important financial decision of your life is to pay yourself first. Lahat tayo kumikita ng pera. Pero ang challenge is how to manage your money. Marami ang walang ipon dahil when we receive our salary, we forgot to pay ourselves first. If we will follow the prosperity formula, ganito yun. Income minus 10% tithes minus 20% savings equals expense. Pagka-receive mo ng salary mo, yung 10% i-donate mo sa church dahil lahat naman ng blessings natin galing kay Lord. Ako, almost 4 years ko nang ginagawa to and it's very powerful dahil ipibless ka talaga ni Lord more than sa nabigay mo. Then, pay yourself first. Ikaw kasi nagtrabaho kaya dapat lang na mag-save ka para sa sarili mo na 20%. And the remaining 70%, yun ang i-budget mo para sa gastusin. Kung sa umpisa, mahirap sa'yo na ma-apply mo ang 20%, Miss Roa, hindi ko kaya. Maliit lang sweldo ko. Malaki gastusin ko sa family ko. Pwede ka naman magsimula ng 10% or even less. Basta ang importante, magsimula ka. Ang importante dito, ma-establish mo yung habit na nagtatabi ka kada buwan. Pag nasanay ka na, mas magandang taasan mo yung iniipon mo. From 10%, gawin mong 15%, then gawin mong 20%. Naalala ko ng auditor ako, nung unang job ko, minimum lang ang sweldo ko. 8,500 per month. So, nasa 6,000 to 7,000 lang ang net pay ko. Wala talaga akong naipon dahil breadwinner ako. And then, Caloocan to Makati ang biyahe ko, kaya malaki din ang gastos ko. At dahil first job ko, mahilig din akong bumili pag sale ng mga damit sa mall. Kaya for 3 years na nagtrabaho ako as auditor, wala talaga akong naipon. Nung second job ko, dun ko na in-apply yung pay yourself first. Kasi sabi ko, ang hirap magtrabaho, ayoko naman nung laging ganito. Yung wala man lang napupuntahan yung pinagtatrabahuhan ko. Nung second job ko, 15,000 ang sweldo ko. So, nasa 12,000 ang net pay ko. Sa umpisa, matetempt ka talaga na ibili ng wants, magagandang damit, masasarap na pagkain, pero naisip ko mas mahalagang may ipon. Nangungupahan lang kasi kami kaya ang goal ko makapag-ipon para makabili ng sariling bahay. Alam mo na, typical na Pinoy nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Sa una, akala ko ang hirap ipunin ng 10,000. After few months, nagawa ko. And hanggang sa naging 50,000 ang laman ng savings account ko, wow! Sabi ko, iba pala ang feeling pag may ipon. Mula noon, regular na akong nag-iipon. I'm telling this story to you para ma-inspire ka magsimula mag-ipon at gawing consistent. Ako, naniniwala ko na kahit minimum wage earner ay kaya mag-ipon basta may disiplina. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-compute ng ideal retirement fund. Kasi sa lahat ng gagawin mo, dapat may specific goal ka. First, think of an income you would need during retirement to sustain your intended lifestyle. Sabihin na natin you want 50,000 a month or 600,000 a year. Assuming that you can achieve a 10% return, you will need to accumulate 6 million or 600,000 divided by 10%. Pwede ka na mag-retire if you have 6 million. Kung naka-invest ang 6 million mo, it will give you an average of 10% return or 600,000 per year or 50,000 a month na target mo.
Kaya very important na naka-invest ang pera mo para mabilis ang growth ng savings mo. You can take advantage of compounding interest. I'm sharing you the importance of investing your money. Kasi ako, mahilig akong mag-save pero nung year 2012 lang ako nag-start makapag-invest. Dahil noong 2012 lang ako nagbasa ng book about finances and nag-attend ng financial coaching. Madalas ang empleyado di makapag-retire kasi walang ipon. Kaya kahit matanda na, kailangan pa rin magtrabaho. Yung iba naman na mismanage ang retirement fund na nareceive nila from their company. Yung 500,000 to 1 million na binigay ng kumpanya, pinang franchise at nalugi, pinang bayad sa utang or pinang pagamot. Kaya wala pang isang taon, ubos na. The important question is, will you outlive your retirement? Pwede kasing 60 ka mag-retire at mabuhay ka pa hanggang 75 years old. So, saan mo kukunin yung panggastos mo for 15 years? Yung iba, aasa sa mga anak. Pwedeng gusto kang tulungan ng anak mo pero di naman siya capable dahil may sarili na siyang pamilya. Saving money is not fun, but imagine how hard it will be to make a living when you are old. Bottom line, your future is in your hands. You owe it to yourself to save and invest aggressively and protect yourself from the storms of life. Second, Tony Robbins' pain and pleasure approach. This is one of my favorite approach every time na tinatamad akong gawin or simulan ng isang bagay na importante. According to Tony Robbins, we avoid pain and we want pleasure. For example, when it comes to managing our money, we want instant gratification. We buy clothes, we travel, we eat expensive foods, we choose pleasure. We don't want to save and discipline ourselves because it's not fun. Di ko man lang ma-enjoy sweldo ko, hello, ang sarap kaya mag-travel. Sampu kami magkakaibigan, tapos siyam sila nasasama sa bora, ako magpapaiwan, hello. Okay lang namang sumama kung kaya ng budget mo. We don't realize na it's more painful if we don't do what we have to do. Alam natin na importante ang savings pero di natin sinisimulan. Alam natin na importante ang disiplina pero di naman natin ginagawa. Maraming tao, dahil pinili nila ang pleasure, they are suffering now. Ito yung mga tao na swipe ng credit card ngayon dahil nag-accumulate ng utang nila at nag-compound na ang interest sa utang. They need to work hard every day just to pay off their debt. They have to render overtime. To understand this further, let me give you an example. Think of pleasure you will enjoy if you save and invest money. First, you have emergency fund. Something happens, you have extra fund. Second, money working for you because investment can give you passive income. Third, better life for your family. Mas handa kapag nag-aral mga anak mo dahil naghanda ka, mapapasok mo sila sa school na gusto mo. Fourth, more quality time with your family. Dahil may fund ka, nakakapag-travel kayo together ng family mo. Mas may time ka sa family mo. And of course, peace of mind. If you have savings, mas productive ka. You can focus on other important aspects of your life like spiritual, relationships, and health. Now, on the other side, think of pain you will be suffering if you don't save money. First, you incur more debt kapag emergency dahil wala kang extra fund. Second, you work hard for money kasi kailangan mong kumita para may pambayad ka sa utang mo. Third, disappointing your family. Kapag problemado ka sa pera, madalas affected na rin ang relationship mo sa family mo. Dahil laging mainit ulo mo or di mo maibigay ang kailangan ng mga anak mo. Fourth, no time for family. Madalas dahil kapos ka sa pera, lagi kang overtime and kailangan mong kumita ng extra. Fifth, slave of money. This is the most painful you will experience if you don't save money, lalo na pagbaon ka sa utang. You cannot quit your job because you need to earn money. Jim Rohn said, we must all suffer one of two things. The pain of discipline or the pain of regret or disappointment. So, anong pipiliin mong pain? Third is lesson I've learned from 60 Minutes to Getting Rich by Robert Kiyosaki. He said, it's not how much you make, it's how you spend your money. The objective is not to work hard for money, but to buy more assets that will produce income. Marami namang masipag na Pinoy, marami pa nga nasa abroad. Pero working hard for money is not enough. You have to learn to manage your money. How do you spend your money?
pagsweldo ba once ang binibili mo or asset like investments? Magbigay tayo ng halimbawa. Madalas nakikita natin to sa FB. Anong pipiliin mo, iPhone or ipon? Sabihin na lang natin na 35,000 ang value ngayon ng iPhone pag bumili ka. After 2 years, wala nang value ang iPhone mo dahil maraming bagong labas na model. Pero kung nag-invest ka sa paper asset, ang value ng one-time investment mo na 35,000 after 20 years is 337,620. Ako, November pa lang, gumagawa na ako ng financial plan for December. Pag December kasi, maraming gastos at bigaya ng 13th month. Sinisigurado ko na may ipon ko ang 13th month ko dahil minsan lang yan ibigay sa isang taon. At ayokong mapunta sa wala ang pinaghirapan ko. Kung wala kang plano sa pera mo, maraming nagpaplano para kunin yan. Kaya nga pag bare months, maraming promo, maraming sale. 95% ng tao iniisip kung paano gagastusin ang pera nila. 5% lang ang nagpaplano at iniisip kung saan nila pwedeng invest ang pera. People don't plan to fail. They just fail to plan. Planning is very important. Plan to have a better future. Fourth, from the blog, 9 things rich people do differently every day. One thing is they don't watch TV. It was in 2012 when I first heard that having a habit of watching TV is not good. Narinig ko to from one of the talks ni Brother Bo Sanchez. Sabi niya, instead of spending 3 hours per day watching teleseries, why not invest your time in reading books? By allotting 3 hours per day in reading books, you can finish 1 book per week. For 1 year, 48 books ang mababasa mo. Imagine how these 48 books will change your life. Since then, I limit myself in watching TV and start reading books. At first, di madali. Kasi pag umuwi ka sa bahay, gusto mo nalang magpahinga at ma-entertain. Halos lahat ng kapitbahay nanonood ng teleserye, kahit mama ko, gabi-gabi nanonood ng teleserye. Pero knowing that watching TV will waste my time, kahit mahirap sa simula, I choose to read books. Nagsimula ako 1 book per month hanggang sa na-develop ko na yung habit. Kahit sa biyahe, nagbabasa ako. And ngayon, almost 1 year na akong di nanonood ng TV. Wala akong TV sa bahay. Ang effect, mas productive ako, mas marami akong natututunan. Kaya pala tinatawag ang TV na idiot box. Kung habit mong manood ng TV, I hope you change your habit. Pwedeng magbasa ka ng book, pwedeng mag-aral ka, marami kang matututunan sa YouTube, depende sa passion mo. Develop new skills, mag-aral ka ng piano, mag-aral ka magluto, choose habit that will make you better. Sabi nga, success is a habit. Lastly, and very important concept, I want to share. From Tony Robbins' Financial Freedom, 3 steps to creating and enjoying the wealth you deserve. He said that no amount of money will ever make you wealthy. Wealth is primarily a matter of psychology. This part is very different from what I have discussed earlier. This part is not technical. This part is more than money. What does financial freedom mean to you? Ang definition kasi natin ng mayaman ay yung may millions. Kaya naman maraming tumataya sa loto. Pero alam mo bang kahit na manalo ka sa loto, pwede hindi ka pa rin truly wealthy? May mga maraming pera pero di masaya. May mga maraming pera pero sira ang pamilya. May mga maraming pamilya pero walang fulfillment. May mga maraming pera pero stress at may sakit. Tony Robbins said that being truly wealthy means living in total abundance. To live in total abundance is giving importance to every area of your life. Spiritual, relationships, physical, and financial. Tony said that to be wealthy, you should start with having a wealthy mind. Meaning, make sure every day you make a gratitude list. Find reasons to be grateful. Because gratitude will inevitably help you attain the level of financial freedom you dream of. Being grateful will give you the capacity to take difficulties and challenges and convert them into lasting success. To summarize what we have learned from this video, first, the most important financial decision of your life is to save. Pay yourself first.
Second, we have learned from Tony Robbins' pain and pleasure approach. So the next time you feel lazy, think about the pain you will be suffering to help you follow through. Third, lesson from 60 Minutes to Getting Rich of Robert Kiyosaki is how you spend your money. Fourth, one of the things rich people do differently every day is they don't watch TV. And fifth, the true meaning of being wealthy is more than having money. Do you want to improve your financial situation? First step is to educate yourself. We are conducting free practical money management and investment strategies in Makati and Cebu. For those located in other provinces and outside the Philippines, we are conducting webinar. 1 Million Club is here to help you. Please visit www.1millionclub.com and please subscribe if you like this video. And if you want to learn more about investments, you may also email me at roan@1millionclub.com. Thank you for watching this video.